Need a picture video. Video. Did you know that? Ang malungkot ko pa. Okay. Ayan. Una ba? Ayan, so good morning. Ako nga pala si Marlon. Bali, ginagawa ko itong part, ginagawa ko itong negosyo at part-time. So, ako, student ako ngayon, I'm only 16 years old. So, pakita ko lang yung mga example na mga kinikita ko dito. Ayan. So, ako naman dito, nag-start ako August. Ginawa ko itong business sa December na pinag ko na laptop. Magandaan yung January to March, ako na nagpaparal sa sarili ko. Missing ko din ako, Mimi. May nag-average ako dito 2,000 to 14,000. Okay, pakita ko na lang yung iba. Ayan, ang inita ko dito, February 11, 2011. 11,775. Tapos, ito yung nahapon lang, March 11, 4,065. So, magandahan ngayon dyan, kahit ako mag-invest sa loob ng sanding ko, makikita yun ako di bababasa doon. So nga pala, may explain ako sa inyo ngayon. Ito yung explain ko sa inyo, kailangan siya maintindihan. Ay, pinapipira din ba? Di ba? So, itong explain ko sa inyo, kailangan malaman. So, kasi itong explain ko sa inyo, dito lang din ako na-open. Okay? Ang tawag dito, cash flow. Okay? Yung cash flow, ang may gawa niya, si Mr. Robert Kiyosaki. Okay? Ito si Mr. Robert Kiyosaki, lolo ko siya. Medyo lang, right? Si Mr. Robert Kiyosaki, isang multi-billionaire sa Amerika. Okay? Marami itong maaari businesses. So, ito naman, may theory siya, kailangan mo siyang pakinggan kasi dito yung sinasabi saan lang daw tumatakbo yung pera natin. According to Robert Kiyosaki, meron daw apat na klase sa trabaho sa mundo. ESBI. A, E stands for employee. Pag sabi natin empleyado, yung may tinatawag na boss. Tama, mali. Tama. Siya yung nagmamando kung anong gagawin mo. Hindi pwedeng gumawa ka ng action na hindi sinasabi ng boss. Malupit dyan, kapag empleyado ka, kailangan mo mag-sacrifice ng time. Okay? Pag sinabi natin time, sample na lang yan. Ang pasok mo is 7 to 4. Okay? Sabi nila, pag employee, 8 hours na magkatrabaho. Pero kung bibilangin natin 7 to 4, that is already 9 hours. May 1 hour break na di binabayaran. Eh, ang kagandahan pa dyan, 7 o'clock ang pasok mo. Gigising ka 6:59. Diba hindi? Gising ka mga alas 5, baka 2 hours preparation. Maliligo ka, kahit magkukommute, baka malate. 4 o'clock ang uwian nyo, 4:01 na sa bahay ka na. Wala pa, mga alas 6 ka makauwi. 2 hours ulit yan, kasi baka may traffic. Ito total natin yan, 9 plus 2 plus 2, 13 hours pala tayo nag-work. Bakit? Kasi yung 2 hours, yung 4 hours na yan, hindi natin nilaan natin sa work preparation. Hindi natin nilaan sa family natin. Malupit yan, meron tayong 24 hours sa loob ng isang araw. Okay? Kung may 24 hours tayo sa loob ng isang araw, minus mo sa 13, may ilan na matitira sa atin? 11. O sa tingin mo, matutulog ka pa, hindi? Matutulog. Ilang oras na matulog? 8. So, 11 minus mo sa 8, ilan na matitira? 3. Okay, tanong ko lang sa'yo. Sa 3 hours na lagi mo natitira sa'yo, anong ginagawa mo dyan? May time ka ba mong payaman? Iba, pini-Facebook na lang, tinutulog na lang. Okay? Ang malapit pa dyan, kinabukasan, gising ka ulit alas 5. Okay? Hanggang matulog ka nang makarating alas 6, tulog ka 3 hours, tapos maulit-ulit lang siya. Malapit dyan, pag employee ka, ang kagandahan, fixed income ka. Pag sinabi natin fixed income, pag sinabi natin fixed income, umaasa ka sa quincenas, katapusan. Hindi ka pwedeng kunin mo agad yung sweldo mo, bali ka ng bali. Diba? So, according to Robert Kiyosaki, kapag daw nandito tayo na tayo, para daw tayo natrap na tinatawag na rat race. Eh, pamilya sa kulungan ng daga. Example na lang yan, yung daga. May daga yan na daga. Eh, ngayon, parang ganyan daw tayo, represent tayo as a rat, quincenas, katapusan, quincenas, katapusan. So, ngayon, quincenas, tatakbo ka ng 15 days. Tama? Para sumeldo. Eh, ngayon, pagdating ng 30, yan, masaya ka. Eh, pero darating yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, malungkot ka na. Bakit? Kasi wala na yung pera mo, pinabayad na ng bills, pinabayad na ng renta, pinabayad na ng loan, lahat, pati pamasahe. Ngayon, nawalan ka ng pera, na-short ka, sasabihin mo, ah, pautang naman, babayaran ko sa quincenas. Malapit niyan, tatrabaho ka na naman, laki ng sweldo mo sa quincenas, pero mamaya-maya, wala na. So, paikot-ikot lang siya, di natin namalayan, tatagal tayo dyan, no wonder. Meron lang isang kapatid, 6 years na sa work, wala pa rin ipon. Okay? Kasi, nandito siya sinatawag na rat race. Okay? So, meron pa, isa, sabi ni Robert Kiyosaki yung S. Ano yung S? S stands for self-employed. Pag sabi natin self-employed, yan yung mga professional. Yung doktor, attorney, artista, example na lang yan. Isa yung mga self-employed, wala silang boss. Ang asa nga lang dyan, tinatawag sila no work, no pay. Pag sinabing no work, no pay, kapag di sila kumilos, wala silang kikitain. Example, doktor, nagbukas ng clinic. Okay? Nagbukas ng clinic. Ngayon, si doktor, kapag nagbukas ng clinic, may kita. Okay? Kapag walang pag nagsara, may kita pa ba? Wala na. Okay?
O para nangyari, example, attorney, pag may kaso, may kita. Pag walang kaso, may kita pa ba? Wala na. E paano pag nagkasakit yung dalawa? Tanong, sino bubuhay sa pamilya? Wala. So ngayon, masakit mang isipin, pag nandito daw tayo sa'yo na to, tinatawag yan na poor side. Eh? Eh? So ngayon, okay lang daw kung nandiyan tayo sa side na yan. Huwag lang daw tayo magtatagal. Hanggat may opportunity, may pagkakataon, talon tayo sa side na to. Ano ba yung side na to? Side na to, ito yung rich side. Okay? Pag sinabi natin rich side, nandiyan napapabilang yung mga B. Ano ba yung B? Businessman yan. Eh, may maaari ng negosyo. In short, sila yung boss. Bakit? Kasi dyan tayo nagtatrabaho sa mga boss or businessman. Okay? Paano ba sila napabilang sa rich side? Kasi ina-apply daw nila yung tinatawag na law of leverage. Okay? Pamer sa law of leverage. Hindi, di ba? Pag sinabi nating law of leverage, from the root word lever, ibig sabihin mapagaan. Example niya, pulley. Okay? Imbis na tatalon ka sa balon para makakuha ng tubig at akyat ka, kagat-kagat mo yung balde, from the use of pulley, makakuha ka na hindi ka tumatalon sa balon. Example na lang, elevator. Imbis na umakyat ka sa MRT, sakay ka na ng elevator, di ka papapagod. So, ibig sabihin, ina-apply doon ng mga business yung law of leverage. Ibig sabihin, napapagaan nila yung work. And then, ina-apply din nila yung tawag natin na duplication. Pag sinabi nating duplication, duplicate yourself through others. Okay? Best example ng businessman, sino lang si Mr. Renzi? May-ari ng Robinson, SM. Okay? Si Mr. Renzi, siya yung may-ari ng SM. Businessman ba siya o empleyado? Businessman. In-apply niya yung law of leverage duplication. Nag-hire siya ng 3,000 employee. Okay? Sa loob ng SM. Sa 3,000 na yan, tag-8 hours yan, di ba? So, automatic, si Renzi may 24,000 hours. Normal ba? Hindi, di ba? Isipin mo tayo, sa loob ng isang araw, 24 lang meron. Siya, 24,000. Alien ba siya? Hindi. In-apply niya lang yung duplication. Mangyari dyan, yung 24,000 na yan, magbenta lang ng ₱50 sa loob ng isang araw. Sa loob ng pag-isang araw na pagtayo nila dyan. Meron si Mr. Renzi, $1.2 million per day. Okay? Kumita ka ng milyon sa loob ng isang araw, pwede na ba? Pwede na. Eh, ang malupit dyan, walang ka-effort-effort si Henry si kumikita ng milyon. Kasi in-apply niya tinatawag na law of leverage. Kung kaya ng iba, pagawa mo sa kanila. Okay? So, kapag successful ka na daw dito, talon ka sa isang site. Ano ba isang site? I stands for investor. Pag sinabi natin investor, yan yung pinakamasarap na part ng buhay natin. Kasi hindi mo na kailangan mag-work. Ang tawag kasi dito, money works for you. Example, may 50 million ka. Okay? Si Manny Pacquiao ba may 50 million? Ay, sabi natin si Manny Pacquiao may 50 million. Pag nilagay niya yan sa banko, in-invest niya, may 1% per annum yun. Tutubo yung 50 million na 1%, may 500,000 siya per year. Per year, tanong mo, may ginagawa ba si Manny Pacquiao? Wala, nag-invest lang siya, pero yung pera na yung kumikita para sa kanya. Ang tawag dyan, LOI. Sabi natin, LOI, living on interest. Hindi mo na kailangan magtrabaho yung pera na nagtatrabaho sa'yo. So, bakit ito pinakita sa'yo para at least alam mo kung saan ka dapat kailangan mapabilang. Kung gusto mong umasenso, kung ayaw kung gusto mo ng time freedom, kasi nalaman ko lang dito, kapag nandito ka sa side na to, unang-unang makakaroon ka ng time freedom. Okay? May kalayaan ka kung saan mo mapili. Ito ba si boss ba may kalayaan kung anong oras na gusto gumising? Meron, di ba? Eh si empleyado, wala. Kailangan gumising na maaga. Ito naman si investor, kahit gusto niya kahit di siya magtrabaho, may kikitain siya. Malupit dyan, magkakaroon ka pa ng financial freedom. Okay? Ibig sabihin, may kalahan ka kung gano'ng kitain. Kasi ito, fixed. Diba? Fixed, ibig sabihin, hindi sila kailangan magano. Pag sabi nila, boss, gusto ko kumita ng 50,000. Okay, gusto mo kumita ng 50,000, mag-resign ka na, bigay ko sa'yo bukas. Diba? Pero sila, kahit gano'ng kalaking kita nila, magagawa nila kasi nandito sila sa rich side. So ngayon, agad good news dyan, ang pag-uusapan natin, more on business. Okay na ba pag-uusapan natin rich side? Okay lang, no? So, explain mo na dito.